our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. Oh, pasok, mga revelasyon. Sa harapan ng committee ito ay susumpaan mo na iyong sinulat dito sa inyong affidavit na inyong pinirmahan ay ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. Yes, Your Honor. Okay. Oh, yes, Your Honor. Nanumpa yan, mga kababayan, ha? Magsasabi ako ng totoo, Your Honor. Kung nung una, ako'y tinakot para magsinungaling, Your Honor. Ngayon, hindi na ako natatakot. Magsasabi na ako ng totoo, Your Honor. Grabe, no? Now, siguro, let us proceed. Bago tayo magtanong tungkol sa kanyang affidavit, eh siguro, baka pwede bang malaman yung personal circumstances mo? Sino ka? Ano ang iyong trabaho? At bakit ka nakakulong? Salamat po, mga kagalang-galang na kongresista. Oh, makinig kayo, ha? Oh, makinig kayo. The Honorable Chairman, ang Chairman of this Committee. Bago po sana ako mag-introduce, mas gusto ko po sanang basahin muna ang letter ko po sa inyo. Ayan, oh. May ano, may liham. May liham si Kajimi. Ha? O ano yung liham mo? Siya kinatawan ng dyan sa Kongreso. Para mas malinaw kung ano po ang intention ko dito at kung tama po ang hinihiling ko sa inyo. Yan bang part, Your Honor? Ang iyong babasahin ang buong kabuuan ng iyong affidavit? Your Honor, I may request that my case be investigated of this Quadcom Committee. Honorable Ace Barbers, Congressman Bimbinedo Abanti, Honorable Congressman Paduano, and Congressman Dan Fernandez. As I am asking Your Honor, at least, siguro kahit ito yung last three paragraph, with the forum which this Quadcom will provide, I wish to express my intent to be part of the investigation. And I undertake to tell the truth in nothing but the truth, to shed light on the proliferation of illegal drugs. Should you consider me as one of your resource person, may I respectfully request that I be given immunity from prosecution and placed within the jurisdiction of the House of Representatives or the Witness Protection Program, considering that my testimonies will cause serious and imminent danger to my life and are self-incriminatory. For your consideration and perusal, of course, Your Honor, I attach herewith copies of my sworn statement. Preso yan, di siya vlogger. Oo nga, preso, preso. Oo, hindi ito pugante, ha. Mga kababayan, hindi ito pugante tulad ni Kibuloy, ha. Tining may proposed testimonies in judicial affidavit, kung tining may retraction of my previous testimonies during the Senate, during my testimony in the court, more particularly my statement that Colonel Acerto has personal knowledge of the importation of two magnetic letters containing Shabu and confiscated in Manila International Container Port on August 7, 2018. Your Honor, again, magandang hapon po. Sa hearing po namin sa Korte, Branch, RTC Branch 35 sa Manila, binago ko na po yung statement ko doon. Nang ngayon ko din po mailalabas kung bakit po tinuro si Colonel Acerto para mag-disguise ako. Pero mas mabuti po na ikwento ko ng sunod-sunod para po malaman ng ating mga kalanggalang na kongresista at mga namumuno po sa bawat committee. Dahil ako po ay ngayon pong August 7 is my 6 years nung mahuli po yung magnetic letter sa custom. September, I think. Oy, sa mga hindi nakakaalam, ha, joint committee ito. Kaya naging Quadcom, apat na committee. Oo, ha? Oh, apat yan, apat na komite, nagsama-sama, nag-joint committee sila, ha? Kaya Quadcom, opo, ha? O sige, tuloy. Kung di po ako nagkakamali, was my 6 years when I was cited in contempt in the Senate. Kaya pag binilang ko po, halos 6 years na po akong pinahihirapan sa kulungan. Hindi ko po may... O, kita nyo, ilang taon na yan, o? At todo ang aking hinaing.
Dahil sa Senado pa lang, pagkahuli namin ng magnetic letter sa customs pagdating ko sa Senado, tinutukan ako ni Poncio Pilato. Yan po ang totoo. Nahuli po namin ang magnetic letter with Shabu sa Manila Container Port together with PDIA. Then, kasama ko po si Colonel Pardo, Director of the NCR PDIA. Oh, ayan mga kababayan, ha, nahuli nila. Grabe, no? Ito yung mga revelasyon. Ha, binago niya na yung kanyang testimonya nung panahon ni Digong. Ha? At doon nga sa testimonya niya, ay dinamay niya si Asyerto. Na ngayon si Asyerto ay patuloy na nagtatago, mga kababayan, dahil may banta ng kanyang ano, buhay, seguridad, at ha, mga kababayan, ano? Ikukulong yan. Dinamay eh. Oh, sige, tuloy. Kasama pa rin po namin si Colonel Asyerto. Kami po ang nagbuo nito para mabuo ang malahat at maayos at mahuli ang illegal na druga, dahil yun po sa utos din sa akin ng director ng CIS where I belong. Ako nga po pala si Jimmy Guban, intelligence officer ng Bureau of Customs before. Then I was also designated as the chief OIC of the CIS Port of Manila. Ako ho ngayon ay si PDL Jimmy Guban. Matapos maging Intel, ha, naging OIC. Ala, mga kababayan, ngayon nakakulong. Kita nyo mga kababayan, ano, simpleng ano lang ito, ha. Posisyon niya diyan sa may ano, sa may costume. Kita nyo? Mukhang Ilocano nga ito, ano. Ilocano yata ito, maitim eh. Sige, pasok. With prison number 8223P5046, masama po pala manghuli ng illegal na droga sa loob ng Bureau of Customs. Alakadigong! O, kita nyo, masama pala manghuli, ha, ng illegal na droga, ha, sa Bureau of Customs nung panahon ni Digong. Sumunod lang po ako sa utos ng pamunuan. Dahil noon po ay katatapos lang natanggalin ang pinuno ng Bureau of Customs. Pinalitan na galing sa PDIA. Na ang pangalan ay si Commissioner Isidro Lapeña. Nako, yun yung si Isidro Lapeña, mga kababayan. Yun yung pumalit na commissioner. Yun yung pumalit kay ano, kay Magdalo. Natin banggitin yung pangalan. Na di umano'y limpak-limpak din sa laping na kulimbat, ano? Ha? Mga kababayan. During the time, Your Honor, operatiba na po ako. Organic pa akong operatiba ng Customs Intelligence and Investigation Service. That is 17 years. Marami pong inuuto sa akin, marami pong reports na nare-receive namin na still nando doon ang mga tao ng First Family at pati sila ay nag-iimpluensya. Allah. During the first... Grabe, no, mga kababayan, no, talagang impluensya daw nung ano. Eto na nga daw, First Family. Sino ba tinutukoy? Si Pulong, si Mans, at yung best friend ni Digong na kanyang advisor na isa pa na in-check, ha? Na grabe rin ang nakamkam kung totoo lahat ito, ha? Diba? Few months, Your Honor, malami na pong nawawalang containers. Sa Port of Manila, sa Taguluan, MICP, missing. Even in our intelligence report, we receive already about 7 to 10 containers loaded with shabu. Isa ho itong magnetic letter na isiswing nila na hinabol namin, inayos ko because I was din chief. May aksix na ho ako sa E2M. Yan ang problema, mga kababayan, kapag kakalaban mo yung ano, yung demonyong pamumuno ni Digong nun. Ha? Wala ka, kahit nasa tama ka, mamamali ka eh. Imamali ka nila. Babaliktarin ka nila. Ha? Sabi dito, binoto ko kartel eh.
Ah, Alberto Garcia, parang ano no, yung parang yung ano, yung si ano, si Pablo Escobar. Parang ganoon eh, no? Ang banat ni Digong eh, no? Oh, si Pablong si Pablo. Kuha po namin positibo, nag-joint press release ang BOC Commissioner at DG ng PDEA sa loob ng Bureau of Customs. Alaka. It was a good accomplishment. Your Honors, pagdating ho sa Blue Ribbon Committee, nagbago. The night before the Senate Blue Ribbon Committee, may tumawag sa akin, hindi ko kilala, nag-ring ang cellphone. Another ring, may kasunod na text, nagpakilalang si Dismangawang. Dismangawang is our collector, deputy collector during the time sa Port of Manila. Nako. Nagpakilala siya, kaya sinagot ko, pero hindi ko kami yan magkaibigan as an employee of the Bureau. Sinabi niya na tumatawag sa iyo si Paring Bini. Kausapin mo. Ayan na si Bini! Ang daming mga na-name drop na pangalan dito. May Bini, may Small. Ha? Pero ang pinakagusto ko, si Pulong, si Mans, at saka si ha? Michael Yang. Hearing of the century. Oo. Buti pa ito. Oh. Uy, mga kababayan, ha? Ito, ha? Pansinin nyo lang. Yung mga binanggit nila Maharlika ni Binag, ah, abay pinag-usapan ng madla. Mainstream media, ayan na oh, piyesta. Wala na si Binag. Naging salimpusa na lang. Ngayon mga kababayan, ang tao nakatutok dito kay Jimmy, ha? Ah, Guban. Oh, naku, Diyos ko po. Eto na. Oh. Kausapin mo kung ano pa magagawa sa kargamento. Sinagot ko agad siya, Madam, sorry, trabaho, huli na yan. Accomplishment yan. Your Honors, pagdating po sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, nag-hearing after the hearing, sinight kagad ako, I was cited in contempt. Dinala ko kagad ako doon sa kwarto. Alam nyo, mga kababayan, eto na. Oh, eto na yan, dinala sa kwarto. Alam nyo ba? Oo, oh, ha? Ano pala ito? Gustong kunin ni Digong. Oh, totoo, mga kababayan, ano? Noong panahon na yan, gustong kunin daw yan ni Digong. Oo, oh, oh, pinapakuha yan, ano? Ano, dudukutin mo, Digong? Kahit na walang warrant of arrest? Aba, lintik na yan ah. At saka alam nyo, sa totoo yung sinabi ni Attorney Claire, bakit naging sobrang, sobrang naging interesado itong mga sila Digong dito kay Guban? Bakit ba? Arborin? Oy, late ka na, Arnold Lopez. Di ba no? Bakit ba kailangan nga, ano yun, ano, Digong yun, ano? Oo. Oh. Ha, mamayang gabi nga talakayin natin yung bakit si Digong ay interesadong interesado dito kay Guban. Gusto ko hong magpahinga. Tiningnan ko kung anong pwede kong magawa. Dahil mali pala ang magtrabaho ng tama. Naku, Diyos ko po. Noong panahon ni Digong, mali ang magtrabaho ng tama. Grabe no, kailangan puro mali. Para maging okay ka sa administrasyon ni Digong, dapat mali lagi mong gagawin. Pumatay ka lang pumatay, ganyan. Yan ang gusto ni Digong, pumatay ka. Oo, ha. Pag droga nila, yan dapat palabasin. Parang ganoon eh, no. May sumunod po sa akin na kumatok. Sino? Sabi ko siguro ko may tutulong sa akin, nagpakilalang taga Blue Ribbon to. Alaka, hindi ba 'yan si Kati Binag na? Ha? Oh, suhol ko sa iyo. Buksan mo pinto, babae. Sana babae. Po makuha natin ang CCTV. Nakita ko po staff ng Blue Ribbon. Alaka, oh, staff ng Blue Ribbon. Blue Ribbon Mang Juan Bukid. May sumunod po sa kanyang pumasok diretso sa kwarto ko. Tuloy-tuloy po akong tinuturo, dinodoro. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to,
Pag binanggit mo to. Hala, anong pangalan? Bakit kailangan may pagpigil sa pagbanggit ng mga pangalan? Oy, Jimmy. Ha? Mamamatay ka. Lalo na kung makarating ka sa Pasay City Jail. Ala, mamamatay. Sabi ko na nga ba eh. Pagbabanta na sa bagay, wala naman sa kanila ang buhay nung panahon ni Digong ano. No? Wala silang ano? Wala silang... Nako! Argo, oh. Pero mo, pag buhay ng tao, buhay ng ibang tao, wala silang pakialam. Ang mahalaga ba ay buhay lang nila? Di tatagal ang buhay mo. Nako! Divorce, Your Honor, sinabayin niyo pa pati anak ko. Alam namin kung nasaan yung anak mo. Sa Makati. Madali kidnapin yan. Alak ka! Eh, sino naman ang hindi mapapaisip nun, Mother Tess, Arnilda Chodoro? Ha? Sino ba naman hindi mapapaisip? Buhay mo at buhay na ng anak mo, pamilya mo, anak ko. Eh, mga boss, maraming mga Pilipino, lalo na't ama, ang ano, ipapalit ang buhay ng ama para sa mga anak. Diba? Ipapalit talaga ang buhay para sa anak eh. Oh. Siyempre, eto pa, Ilocano yata ito eh. Diba? Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Hindi namin alam, sabihin mo na. Sino ba yung ayaw na ipabanggit ng mga pangalan? Nahalos doon pa lang gusto na ako si Pain Bugbugin. Oo. Si Pulong. Yan. Si Mans. Alaka! Magbayaw! Ha? Magbayaw, magbayaw! Si Man Scarpio at sino pa? Si Michael Yang. At ang Alaka, sabi niya pa... Alaka! Michael Yang! Ikaw na naman! Oh. Ay, natandaan niyo ba yung ni-raid yung puntana na paborito kong puntahan? Pag nagtatago ako? Oh, nawala akong kasama? Yung puntana, dyan sa Clark! Oh, di ba? Ano ginawa nila Digong diyan? Ni-raid nila. Oh, naibalita na rin talakay na rin 'yan no to, Attorney Claire, ha. Oy, yung mga taga UB diyan, shout out sa inyo. Grabe. Oh, tapos sino nagbenepisyo? Alam niyo kung sino? Si Michael Yang. Oh, di ba? Natandaan niyo ba 'yon? Grabe. Oh, ay eh, halos linggo-linggo ko dyan sa puntana nung araw eh. Oh, ang ganda nung padulasan dun eh. Oh, lahat dumudulas eh. Mga kaibigan niya ni Benny, Antiporda, magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan? Palagi yan sa Malacanang. Official pa yan ng National Press Club. Si Michael Yang, dun ko lang din nga po nalaman. Your Honors, halos hindi ko humatantya na ang intelligence report namin ay doon palang validated na may mga trabaho si Michael Yang at ang kanyang kaibigan ng illegal na droga. Ayan, natahasan ng binanggit. Meron daw talagang illegal na droga. Drugs. Yan ang negosyo nila. Diba? Mga kababayan. Tapos sasabihin, I hate drugs. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo pag di sa amin kayo bumili. Sabi ni Digong. Ha? Huwag niyong subukan. Masisira ang buhay nyo pag hindi sa amin kayo bumili. Diba? Oo, ganun, parang ganun ang tema dito, Argo eh. Kailangan na sa paninda nila Digong ang bilihan ng droga eh. Kung hindi, ha? Abay, sama ka. Sama ka sa mga matutumba. Halos, sabi ko, Diyos ko, akala ko trabaho lang to. Your Honor, doon pa ako nag-isip, nanalangin, at sinabi ko sa sarili ko, para safety ako. At alam kong kaibigan ko naman si Kernel Asierto at malapit sa intelligence report namin,
siya na lang ang dinisguise kong importer ng magnetic letter loaded with shabu. No choice, walang mabanggit eh. Si Asyerto na lang. O, di ba si Asyerto hanggang ngayon nagtatago? Oh, eto. Madismiss na po yung kaso na ipinay laban sa akin. Mm. Hindi po ako drug lord. Mm. Sina Michael Yang at Alan Lim. At yung mga protector nito na sila Albayalde, Aaron Aquino, Wilkins Villanueva, Bato de la Rosa, Bongo, at Presidente Duterte. Nako! Kayo pala ang totoo! Alam nyo ha, hindi naman nakakapagtaka na gawin nila rito. Diba? Oh, kay Dilima nga, ginawa eh. Nangyari eh. Pinaglaban ni Dilima dahil naniniwala siyang wala siyang kasalanan at puro imbento lang yung ginawa kay Dilima. Ayun, napawalang sala yung ale. Diba? Oh, eh ngayon, ano na nangyari, mga kababayan? Oh, etong mga ito, ganun din. Malamang ang ginawa. Magaling talaga silang magtago ng ano, ng magaling talaga silang magtanim at magtago ng kanilang pagkatao. Totoong pagkatao, mga kababayan, totoong pagkatao. Ha? O, kita nyo? Ulitin ko, kung nagawa kay Dilima, abay, gaano naman dito sa mga ito? Our beloved, Boss Mike, 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 Boss Mike